magpapatuloy ko yung aking advocacy na ang pamamahala sa ating bansa ay kailangan nakabase sa katarungan, sa pagkakaisa, sa katwiran at sa katotohanan. Hindi dapat nag-aaway-away ang mga leaders natin. Sapagkat pagka nag-aaway-away ang mga leaders, ang nagkakaroon ng epekto ay sa ating mamamayan. Kapag ka ang mga leaders natin ay nagsasama-sama at nagkakaroon ng pagkakaisa, isang mabuting bagay yun. Titingnan mo halimbawa, ang lahat ng leaders iisa lamang ang direksyon, iisa lamang ang kanilang gaway, at lahat ng kaisipan nila ay nakatuon sa ikabubuti ng mamamayan. Naisip nyo ba kung gano'ng alaki na progreso ang ibubunga nito sa ating bansa? Pero kapag nagsimula na mag-away-away, katulad ng nangyari ng mga nakahuling araw, pati ba naman ang hopya ay pag-aawayan natin? Ito yung makikita mo na napakalungkot na mangyayari. Magkukompromiso, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa kapag walang pagkakaisa. So ang aking pagtakbo ay sumisimbolo, lumalarawan sa aking pagnanais na magkaroon ng tunay, ulitin ko, tunay na pagkakaisa. Kasi ito lamang ang basihan para umangat ang ating bansa. Bobisman, napansin po namin noong na nagkaroon po ng hearing patungkol po dito sa budget ni Vice President Sara Duterte ay isa lang po kayo sa nag-re-res. Patungkol na po dito sa tinatawag na yung kaugalian ng Kongreso. Bakit po sa tingin po ng mga viewers mukhang hindi po yata ginagalang ng mga kasamahan ninyo? Yun nga yung nalulungkot ako. Kaya lang, yung misan, intindihin mo na lamang sila. Lahat kasi nung mga nagtatangka na pagtatanungin ang Vice President, mga bagito kasi lahat yun eh. Ako, tumagal ako sa Congress, na-observe ko yung tradisyon at pagkagalangan sa kapwa sangay ng pamahalaan. Pagka Executive Department, Legislative, at Judiciary, yung mga pinuno nito, dahil sa ang basehan dito ay pagkagalangan at pagtitiwala, hindi na tinatanong yun eh. Kasi paglalatag lang yun ng, ano eh, ng budget. Ang ginawa nila, sapagkat bagito sila, di nila naiintindihan, akala nila yung pagharap ng Vice President ay investigasyon. Nakalimutan nila, budget briefing lang yun. Hindi naman ibig sabihin, kung susundan namin yung tradisyon, hindi naman ang ibig sabihin ay pinagtatakpan natin kung ano man ang anomalya. Kahit anong opisina ng gobyerno na kasulat sa ating saligat bata, hindi makakaiiwas doon sa accountability. Lahat ng opisina, lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, accountable tayong lahat. Walang iiwas doon, walang exempted doon. So iba po yung nagpipresent ka lang ng budget. Iba naman yung susuriin yung pagkakagasta ng budget. Eh ang gusto nila, sila yung susuri. Ang gusto nila, kuha na lang sila. Eh yung sinabi ko, mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives, mag-apply kayong lahat sa kuha. Para sa ganun, tama yung ginagawa nyo. Huwag nyo uunahan ang kuha. Di ba? Doon kami nagkakaaway-away. Ngayon, kung di nila makita yung katwiran, wala na akong magagawa. Tinanggal nila lahat ako sa komite. Okay lang sa akin yun. Kahit ano pang gawin nila, wala akong problema doon. Basta tilalaban ko kung inalalaman ko tama. Yun ang prinsipyo ko. Wala akong alam na ibang prinsipyo. Kundi yung tama at saka yung matawid. Nabanggit niyo po yung pantanggal sa inyo sa lahat ng komite ninyo. Ano po ang inyong manapikit ang dahilan bakit po nila tinanggal kayo? O eh, dahil hindi nila mapangatwiranan yung sinasabi ko. Ayaw nila na tinuturuan ko sila. Ayaw nila na pinaalalahanan ko sila. Sapagkat tama yung sinasabi ko. Wala sila mas matibay na argumento sa sinasabi ko. Malagay ko napapahiya sila. At pagkatapos, ang gusto nila siguro ay magmina sila ng ebidensya laban sa ating pangalawang Pangulo na alam ko naman walang basihan, walang katwiran at nakabase lahat sa illegal na pamamaraan. Sabi ko sa kanila, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo magmina ng ebidensya ng walang basihan. At gagamitin nyo siguro kung
na nag-iisip kayo ng impeachment, nasa side yun. Kaya nila akong tinanggal. Para sa ganun siguro, kung magpapalit sila ng impeachment, ay hindi na ako siguro makakapag-depensa. Yun ang akala nila. Kakamali sila. Habang nandun ako, talabang ko yung tama. Gusto nila, tanggalin nila ako sa usap representative. Pero mahirapan sila. Kung regarding naman din sa ano, diba, ang gusto nyo mong mangyari pag naging senador kayo, yung function ng oversight committee. Kasi kulang yung 8 minutes nyo nung nagpapaliwanag eh. Ano ba yung importante, ang kahalagaan ng oversight? Yung oversight kasi, kinakailangan suriin mo, tingnan mo kung yung pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin ay nangyayari. Anong saysay, anong halaga ng batas na ginawa mo? Ang tagal kaya ng paggawa ng batas? Ang gastos kaya ng paggawa ng batas? Pagka nagawa mo, bigla mo na lang ilalagay sa cabinet, hindi mo gagamitin. Saan ka naman nakakita? Ikaw, bibili ka ng sapatos, ng damit. Hindi mo gagamitin, ilalagay mo lang sa cabinet. E di nabulok yun. Sayang naman yun. O eh, paano yung layunin ng batas na yun? Di ba para sa tao yun? Walang gustong gumawa nun. Ang gusto nila, puro ngawa. Puro salita. Kamukha ngayon ang mga kilala ninyo, puro salita. Ano ang maaasahan namin sa isang Congressman Marcolita? Patungkol nga po dito sa mga napupunan ninyo ngayon sa Kongreso at dito naman pagdating niyo sa Senado. Maasahan po ninyo ay isang tapat, malinis, at walang pagkukunwari paglilingkod. Itatama po natin yung mali, ilalabas natin yung mali, mangyari na yung mangyari. Pag napunta ako doon, ituturo natin sa kanila kung paano pagiging senador. Makikita nyo kung ano talagang gawain isang senador. Bahala sila sa buhay nila kung kukopyahin nila ako. Pag kinopya nila ako, makikinabang ang taong bayan. Pag hindi nila ako kinopya, mapapaya silang lahat. At bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa kanila. Last na lang na tanong kong, pakipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi po, nangyayari, lagi po marami po ang mga committee na nag-iimbestiga. At sinasabi ito daw po ay in aid of legislation. Ano po ba ang ibig sabihin po kaganito? Bakit po wala pong nabubuong batas? Yan pong inquiry or investigation in aid of legislation ang ibig sabihin nun. Kaya ka lang gumagawa ng kaukulang pagdinig in aid of legislation sapagkat gusto mong magpatulong. Kaya sabi niya in aid of legislation. Sa ganang amin, mayroong mga bagay na kung minsan nahihirapan kami para buuin ang isang panukalang batas. Kaya kailangan namin ng makakatulong namin. Kaya kami tumatawag ng resource person. Ibig sabihin, kaya mo tinawag yung tao na yun para tulungan ka na buuin yung panukala na hindi mo makumple-kumpleto. Okay? Ibig sabihin nun, bago ka magtawag ng inquiry in aid of legislation, meron ka ng panukalang batas na dala-dala. Blanco na lang yung iba, yun ang gusto mong buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yun. Ngayon, wala yun. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw. Pero wala naman silang binubuong batas. Tingnan po ninyo, ilang tao na yung kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mong isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubuong batas. Kaya kahit 1,000,000 tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin niyan, hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation. But they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali at hindi pinapayagan ang ating salig yung batas. Sabi ng ating Korte Suprema, ang Senado, ang Kongreso ay hindi binuo para mag-imbestiga ng krimen. Hindi kayo piskal, sabi niya, hindi kayo korte. Kaya ang sabi, magtatawag lang kayo in aid of legislation. Yun ang limitasyon nun. Tanongin mo sila, sa dami ng taong tinawag nyo na humarap sa inyo, ilan na po ang naisip nyo ng legislation? Ang sasagot nila sa inyo, wala. Nasasayang ang pundo.
O kaya nga hindi ako sumasama sa Quadcom. Ah, yung pala nga nila, no? Quadcom. Bawal daw po sa yung naiisip dun, Tom, eh. Okay, yun. Ano lang, Tom? Ayaw kong pumunta ron dahil wala sa hulog yung Quadcom. Walang legislative purpose. Sasama ako doon kung merong legislative purpose. Titingnan ko, ano ba yung ginawa na ninyo? Asan ang mga blanko na dapat po? Na dapat punan. Kailangan na fill up mo lang, di ba? Halimbawa, 10 yung provision ng panukalang batas. Yung dalawa doon, nahihirapan ka. Kaya ka tumawag eh. Ng taong tutulong sa'yo. Pagkatapos na tumawag ka ng taong tutulong sa'yo, bakit mo hinihiya yung mga taong tutulong sa'yo? Kapag ka hindi niya masagot o ayaw niya sagutin, ipupulong mo. Tama ba yun? Hindi tama yun, sabi ng mga sesyon ng Korte Suprema. Kinakailangan meron kang legislative purpose at ang pangalawang standard, there should be the rule on pertinence. Ibig sabihin, kung yung tanong mo, hindi naman pertinent sa ginagawa mo, wala kang karapatang magtanong na. Sana maintindihan ninyo, medyo technical, ngunit dapat ng aking makakaya, gusto kong ipaliwanag sa inyo para kayo mismo ay maging daan, may paliwanag yun sa mga tao na kung minsan yun na nami-mislead. Akala nila ganun na ganun. Hindi po. Kapag ka tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po pinahintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi piskalya, lalong hindi korte. Kami po'y gumawa-gawa ng batas. Kung wala kaming nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. Okay? Paano upcom? Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila? Wala. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain o yun ang subject matter ng lang inquiry. Hindi ba? Apat na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari sapagkat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. At kilala na ninyo kung sino yun. So, malinaw.